At sana lahat po yan ay mabigyan natin na magandang tugtuging pang-araw ng kanyang kaarawan, ano, para bukas. At sa lahat po ng may kaarawan bukas, no, i-advance na po namin yung ating pagbati, no? Sana po dumami ang lahat, no? Okay, para sa kay Kagawad Tip-Tip ng Barangay Santo Niño, ang pagbati po ng birthday ay galing po kay Armando Nupuente, sa ating chief reporter. Go! Narito na naman ang iyong kaarawan. Angat naming lahat ang iyong kaligayahan. Pagtunog ng kampana, ihipan mo ang at ang lahat ay sabay-sabay sa pag-awit ng maligayang kaarawan, maligayang kaarawan, maligayang kaarawan, ang dalangin na sa'yo. Sana ay manatili masaya ang buhay, di lamang sa araw na ito. Pagtunog ng kampana, ihipan mo ang kandila, at ang lahat ay sabay-sabay sa pag-awit ng maligayang kaarawan, maligayang kaarawan, maligayang kaarawan, ang dalangin namin sa'yo. Music.
Okay, balik po muli tayo, no? Maligayang kaarawan, ano? Kagawad tip-tip, no? Galing po yan kay Armando Nupuente sa ating chief reporter, no? At sa lahat po yan ng may kaarawan bukas, no? At sana mabusog mo ang lahat ng mga kapitbahay mo, no? Kagawad tip-tip, no? Okay, at dito ay makikita po natin, ano? Na ang ating mga tinatalakay base doon sa ating mga pinupuntahan, ano, kagaya po ng ano na yan, ay tawagan mo nga si ano, si kagawa, si yung LTO 426-2534, no? Kung pwede nating ma-interview regarding doon sa mga nakaparadang band dito sa may EDSA, no? Baka pwede nilang kulihin, no? Yung nasabing mga band dito sa EDSA, no? At dami ng reklamo, eh, no? At kung pwede ka mo nating ma-interview yung PIO ng LTO. Tanong mo kung si Del Mondo pa rin ang PIO diyan. At yan po, no? At ang gusto lamang po ng inyong lingkod ay siyempre nagre-ring ba? Okay. Okay. Oo. At iyan yung ano, eh, no? At gusto natin na ano, para na sa ganon ay kagaya nung mga MMD rito na nakunan natin ng ano sa EDSA, ay hindi naman hinuhuli yun na sabing mga nakaparking diyan sa harapan ng Save More, no? At okay, tawagan mo yung MMD. Yung MMD 136 yata 'yon, no, no? At subukan mo nga tawagan yung 136, yung MMD, yung traffic ano nila, at gusto lang natin kamong ipagbigay alam, at mayroon tayong mga gustong ipagbigay alam na mga nakaparking diyan sa may EDSA, no? Hindi na gagalaw at hindi na huhuli, no? Yan po yung gusto nating ang mga inaaksyonan po natin ngayon, wala rin, ano? At nako, ay mukhang masisero tayo, ah. Ha? Kahit yung mga ano ngayon, eh, no? At itong mandaluyong PIO nga, 534-1662. Kung pwede nating ma-interview yung PIO ng mandaluyong. At PIO ng Mandaluyong, no? At para lamang doon sa mga project ni Mayor. At yan ang ano natin, ano? At para nang sa ganon ay magko-courtesy call din tayo regarding doon sa ating mga tinatalakay tungkol sa kalikasan, ano? At alamin mo kung anong pangalan ng head ng PIO nila, kasi magko-courtesy call tayo, at tuloy ma-interview natin ngayon yan, at para doon sa ating kinakalap na mga pagtutulungan, ano, ng ating mga mayor at mga kagawad, ano, para na sa ganon ay para doon lamang po kamo doon sa project ni Mayor, ano? Oo.
At yaan ang ating pangunahing layunin ng programang Wow Action Balita. At ano, no? At yaan ay tungkol lang sa proyekto ni Mayor, no? At kasi magko-courtesy call din tayo tungkol sa kalikasan din, no? At kung paano natin oo. Oo. At tungkol din sa kalikasan, ano? Ang isa sa mga layunin ng programang Wow Action Balita, journalist ng kalikasan, ay maiparating natin at makausap din natin at pagka nag-courtesy call tayo kay Mayor, no? At yan po yung mga layunin ng programang ito, no? Sa buong mundo ay tayo lamang po ang tumatalakay tungkol po dito. At karamihan ngayon ay yung mga malalaking istasyon ay talagang ano po yan, no? Patuloy po nating sinusubaybayan, no? Kung paano po natin, ha? Oh, at ibig sabihin, yung mga tiga-PIO ay hindi natin pwedeng makausap para doon sa mga proyekto ni Mayor? Eh, paano yan? Sige. At ano ang pwede natin gawin? Tanong mo kung anong pwede natin gawin. Ano ba ang trabaho niya dyan sa PIO? Oh, anong trabaho po niya? Anong trabaho niya dyan sa PIO? Anong trabaho niya sa PIO? Ha? Anong trabaho niya sa PIO? Ah, babae ba yan? Okay. Ma'am, maganda nga po. Ma'am, maganda nga po. Hello? Hello? Ma'am, maganda nga po. Hello? At, ma'am? Maganda nga po. Hello? Ayan, nawala yata. Hello, ma'am. Maganda nga po. Okay. At, ma'am, maganda nga po. Ayaw. Hello? Hello po. Maganda nga. Yes, ma'am. Maganda nga po, ma'am. At, maganda hapon din po, sir, kasi hindi po kami nagsasalita. Si yung punghepe lang po namin. Pasensya na po, sir. Okay. At ganito lang po, no? Okay. At kahit na hindi po kayo magsalita, okay lang po, no? At karapatan po nyo yun, eh. Kasi apo, ang gusto ko lang naman pong alamin sa inyo, yung mga apo proyekto po ni Mayor, at kasi magko-courtesy call po ako para apo doon sa programa po namin tungkol sa kalikasan. Ah, sandali lang po. Sandali lang. Opo. At yan po ay gusto lamang natin na makapag-courtesy call din tayo, no? At mahingi natin yung fax number. Hello po? Yes, ma'am. Magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Yes. At regarding po sa courtesy call, doon po kayo sa secretary ni Mayor. Ah, okay. At saka kukunin ko lamang po sana yung pangalan ng PIO, no? Si Mr. Jimmy Isidro po. Pakisulat mo, Alin, ano? At pasensya na po, ah. Gusto lamang po natin kasing yung aking pag-courtesy call o kaya ay tuloy ma-interview na sana si Mayor. Para okay, do- Ate Lloyd po sa secretary niya po. Ah, okay. At ano, i-address ko po ba kaya sa PIO o diretso na po? Hindi po, kahit po diretso na po kay Mayor. Ah, okay. Tapos sa secretary po kayo magpapaschedule ng courtesy call. Okay, ma'am, pakibigay na lamang po sa aking ito po yung number ng mayor's office. Okay. 532. Okay, Alin. 2332. Paki, again, ma'am. 532 2332. Okay, anong pangalan po ng secretary natin? Lloyda Nunez po. Okay, yung buong pangalan ni Mayor, ma'am, paki ano na lang, kung pwede. Benjamin
Vietnam MC Avalos Jr. Okay, nakuha mo, kopya mo, Alin. Okay, sandali lang po ah, para at isinusulat lang po. Okay, kopya mo na, Alin. At yung fax number, ma'am, pwedeng makuha? 532-5031 po. Okay. Ma'am, maraming salamat. Ah, ma'am, okay, pakiulit po lang po, ma'am. Pakiulit ulit yung fax number. 532-5031. Okay. Thank you, ma'am. Sige po. Okay, maraming salamat po. Yan po ang PIO po ng Mandaluyong ano. At para na sa ganun ay pagsulat po natin ay makapagpa-schedule tayo, no? Tawagan mo yung number ng secretary ni Mayor, no? Tapos para makapag-schedule tayo ng interview, no? Tungkol sa nasabing proyekto ni Mayor at tuloy doon sa korte sequel natin regarding dito sa ating tinatalakay sa kalikasan. At sana din ay kung nakamonitor po yung nasabing sekretary ng PAM doon sa Camarines Norte, no? Sana, ma'am, paki-text mo naman ako sapagkat yung number mo ay nabura, no? Na-delete eh. Hindi ko lamang yan po yung gusto natin, ano, para na sa ganon ay maano po natin at kung hindi naman po pwede ay malaman lang natin at sabihin mo at magpa-schedule tayo ng live interview kay Mayor at saka magko-courtesy call tayo. Oo. At para na sa ganun, sabihin mo at magpa-schedule tayo ng courtesy call. At kailan kami pwede magpa-schedule para doon sa aming tinatalakay dito sa kalikasan, ano? February pa? Tagal naman? Ay, okay. At ibig sabihin, okay. At napakatagal naman, February. Ay, at yan ba ang yan. At sana ay mas maaga para doon sa courtesy call natin. Ay, okay. Ah, okay. Ang PIO. Oh, eh, sino yung kausap mo? Ah, hindi yun ang sekretary. Ah, okay. Ah, doon ang office nila. Okay, at yan ano. At tawagan mo nga uli ang PIO. Yung PIO, tawagan mo. Kunin mo nga yung telephone number ng Chief of Police ng Mandaluyong. Makisuyo na lang tayo para ano, para doon sa ating kukunan natin ng interview regarding doon sa oo. At para lang ano, at saka yung buong pangalan ng Chief of Police, ano, ng Mandaluyong, kung pwede, para ano, mag-i-interview lang tayo. Okay.
Ayun po ang pangalan. Yung pangalan. Okay. Okay, at pag tinawagan mo kung pwede natin ma-interview yung hepe ngayon ng Mandaluyong, no? At tungkol lang sa peace in order ka mo, ha? At dito sa nalalapit na pagdating ng Santo Papa, kung meron din silang deployment, no? Ma-interview ka mo, no? Regarding sa peace in order, no? Yung deployment. Deployment ng pagdating ng Santo Papa, no? Kahit yung deputy niya. Okay. Okay. Yung deputy niya, yung deputy niya. Yung deputy. Okay. Para na sa ganun ay malaman lang natin yung kanilang paghahanda, no? Sa pagdating ng Santo Papa. Okay, at sana ay okay. Yan ang ano, no? At yan po yung gusto natin na ano, no? At para na sa ganun ay malaman natin, ano? Doon sa ating mga kababayan, no? Na makarating po, no? At kung paano, kung anong paghahanda ang ginagawa ng ating kapulisan, no? Tungkol sa pagdating ng ating Santo Papa. Yung pagdating ng Santo Papa, no? Kung mayroon din sila deployment, no? At yan po yung gusto natin, no? Na maiparating sa kanila. Pon-patch lang, pon-patch interview lang. Okay, at ha? Ano? Hindi sila nagpapa-interview? Bakit? Okay, at sino nagbigay niya na hindi naman pala magpapa-interview? Ha? Ng Chief of Police? At yung sino yung kausap mo sa Chief of Police? At hindi tayo makaswerte, no? Balikan mo si Jimmy Tilaw, baka sakaling ma-interview natin. At hindi tayo siniswerte ngayon, na at yung mga gusto nating interviewing police ay wala sa kanilang mga pwesto, no? At gusto rin natin na ipaalam, no, sa ating NCRPO, no, paano na kaya yung nasabing ano na yan ay kung wala na yung mga tao na yan, no, naturing ang mga pulisyan ayaw naman magsalita, naturing ang mga tiga pagsalita ayaw rin magsalita, no,
panay pipi ang karamihan ng tinatawagan natin. No? Pulis na nga yan eh. No? Tiga PIO. Pero masabi lang PIO, pero ayaw magsalita. Paano ang paano nating mapaghahandaan yung nasabing ano na yan? Samantalang sila mismo ay tumatanggi, no? Na ma-interview. Samantalang dapat nga sila ang matuwa sapagkat gusto nating ma-interview, no? At nagre-ring ba? Ha? Okay. Walang nasagot. Okay. At yan po yung ano natin, ano? At para na sa ganun ay malaman natin yung mga nangyayari, no? At kung bakit ay tungkol doon sa iba't ibang isyo, ha? Bakit kaya yung mga nangyayari na yan ay hindi tayo maka-interview, no? At yan na ay para nagre-ring. Okay. At para maliwanag na makuha natin yung ating gustong maiparating sa kanila. Pero nagtataka po tayo dahil lahat ng ating mga no, yung lahat ng ating gustong ma-interview ay hindi natin makuha, no? Sana makuha natin sapagkat yan po yung pinaka-importante, yung matugunan natin o yung malaman ng taong bayan kung ano talaga yung paghahanda at dapat ay magawa ng ating mga nanunungkulan. Bali, ang nangyayari ngayon ay bakit patuloy pa rin, no? Patuloy pa rin silang tumatanggi. Oo. At kung pwede nating ma-interview. Oo, sa Aksyon Balita, kamo. Sino yung assistant ni Jimmy? Baka pwede kamong ano at meron kamo tayong importante. Oo. Okay. Para ma- oo. Okay, at hello? Hello, sir. Hello? Hello. Hello, sir. Maganda nga po. Hello. Maganda nga po, sir. Oo, oh, good afternoon po. Opo, at wala po si Press diyan? Si Jimmy po ito. Jimmy po ito. Ano pa? Jimmy po. Ah, Jimmy. Oh, Jimmy. Ah, sir, maganda nga po sa inyo, ha? Oo, at naka-live po kayo sa aking programa, sir, ha? Sir, sinayin mo, matap mo. Hello? Hello? Hello, sir. At, okay. At, si Jimmy Tilaw na po ba ito? BTP ng okay, at sir, bumati muna kayo sa ating mga kababayan na nanonood ngayon at nakikinig sa programang Wow Aksyon Balita. Ano? Nationwide po ito. Go ahead, sir. Bumati muna kayo. Maganda sa akin po sa mga nakikinig at Happy New Year po. Happy New Year din. At yan po. Sir, at yung pinag-usapan po natin tungkol po doon sa Barangay North Daang Hari, sir? Daang Hari? Opo. Ito, no? Pwede pang sabihin sa tao na i-check pa akin yung email address, yung papadala ko yung ano, yung email address ko para ibigay niyo yung proposal kung saan yung barangay.
Opo, ata. May contact natin yan doon sa meeting namin. Opo, opo. Bigyan ko kayo ng sagot kung kailan pwede tayo mas... di ba, ano yan? Opo. Ano ba kailangan po sa parangay niya, sabi niya? Ata, kasi binago na po nila medical yung... Medical vision, di ba? Medical opo. Vision. Opo, at ang opo, gusto opo. Po sana nila, press, ang gusto po sana ang kahilingan po ng barangay captain na North Daanghari ay yung booster pump po, kasi kailangan po nila dahil maliit lang po yung kanilang kalsada. Oo, anong kailangan? Anong kailangan? Booster pump. Pakiulit po, pakiulit. Booster pump po. Booster pump. Hindi ko maintindihan. Okay, at booster pump po, Ginoong Jimmy. Booster pump. Okay? Booster pump, yung pambomba po ng tubig. Water pump? Oh, pero ang tawag po doon ay booster pump po. Parang yung ginagamit sa bombero po. Sa dipwel. Opo. Yung 50 horsepower po, yung kailangan po nila. At yun po ang request nila roon sa letter na nasa akin po. At personal ko na lang po dadalhin sa inyo. Pwede po? Kailangan po magbigay muna sila ng proposal. Hindi po pwede ako lang mag-approve nun. Ah, opo. At kaya nga sabi ko, kung po pwede, okay. Patawag po sa akin yung taon nyo. Tapos bibigay ko yung email address ko. Ah, okay. Madala niya doon yung proposal. Ah, oh, sige po. At Opo. Sige po. Okay. Sir, maraming salamat sa inyo, sir. Thank you. Okay. Thank you po at mabuhay po kayo. Okay. Thank you. Okay. Yan po si Ginoong Jimmy Tilaw, no? At ang nasabing presidente ng Manuel Rojas, no? At kailangan yung proposal, no? Proposal muna at para na sa ganon ay patatawagin natin sa kanila, no? At yan po at binanggit na po natin yan ay para tuloy-tuloy na po, no? At dito ay makikita po natin na ang nasabing grupo na yan ay mga tumutulong po, no? Ay nabago po yung imbis na medical mission ay booster pump, no? 50 horsepower ang kailangan po nila sa nasabing area, no? At ngayon ay iaano natin para na sa ganon ay yung North Daanghari ay makapagpadala sa kanila ay di bale at bukas na lang ako pupunta ng personal, ano? At para na sa ganon ay matawagan si Ginoong Jimmy Tilaw ng nasabing North Daanghari, no? At bago tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, no? Mag-commercial muna tayo, Alin. At Alin. At Alin. Okay, at hindi tayo naririnig. At Alin, commercial muna tayo, no? At wag po kayong bibitaw, ha? Muli pong magbabalik ang Wow Action Balita pagkatapos po ng ilang paalala. Go. Ang pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interest na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang, hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat, kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital.
At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Okay, balik po muli tayo sa ating programang Walk Action Balita, no? At tuloy-tuloy na po tayo. At dito ay ating pong hinihiling na sana ay ma-actionan po yung karaingan po ng North Daang Hari, no? Sa pamamagitan po ng programang ito, sana po ay makatulong po tayo sa kanilang ginagawa, no? Para na sa ganon ay yung lugar na nila ay napakaliit po para doon sa nasabing pagpasok ng isang bumbero, no? Maliit lamang po ang kanilang kahilingan. Yung nasabing booster pump ay isang malaking tulong, napakalaking tulong sa libu-libong residente ng North Daang Hari, no? Na kanilang matutulungan sa pamamagitan po ng grupo nila ay yan po ang kanilang kahilingan, no? Yung kanilang ano ba yun, sabi, request letter, na at para na sa ganon ay maiparating po sa kanila yung nasabing mga letter na yan at proposal letter yon, ano? At dito ay makikita po natin na wala pong tayong tigil para makatulong, no, sa mga politikong nakaupo at doon sa kanilang mga gustong gawin, no? Kaya idinudulog po natin 'yan. Para nang sa ganon, hindi lamang naman sila rito sa Metro Manila, eh. Kung saan-saan po sila ay yan po yung ating mga nilalapitan, no? At kung yung mga grupo na 'yan ay talaga po nagbibigay ng mga suporta para doon sa mga nangangailangan ng kanilang tulong. At sana yung aking tinutulungan
ay matulungan po nila. Hindi lamang po sa gamot, kung hindi yung kanilang pangangailangan na booster pump, no? At dito ay makikita po natin, no? Para na sa ganon, ay magkausap-usap po sila at matawagan po nila yung nasabing ano na yan. At hindi tayo kontento kapag hindi po na natin magawa yung nasabing ano na yan. At tawagan mo nga alin itong NCRPO, yung 874-9201. Kung pwede natin ma-interview yung PIO ng NCRPO regarding dito sa deployment. Ha? Busy agad? Okay. At yung Skyway HPG, no? Yung 766-1133. Kung pwede nating ma-interview ang kanilang hepe ng Highway Patrol. Okay. At dali ah. Okay. Teka. Yan po yung ano natin, eh, no? At okay, at tawagan mo nga itong operation ng Highway Patrol Group, itong 409-2414, no? At kung pwede nating ma-interview, makuha yung buong pangalan ng director ng Highway Patrol ngayon at saka yung tigapagsalita. No? Kung si Colonel Butakan pa ba ang tigapagsalita ng Highway Patrol? Kunin mo yung telephone number ng PIO, ha? Ng Highway Patrol Group. Nagre-ring? Ay, hindi. Hindi nagre-ring? Okay. Wala? Okay, sandali ah. Okay, at 766-1133, no? Yung hepe ng Skyway Highway Patrol Group. Para, wala rin sumasagot? Mali? Ano yung nakalagay? 766-1133? Ganun? Okay. Bakit ganun? At yan, ano? At medyo ano tayo, no? At para na sa ganun, ay malaman natin sana yung paghahanda ng ating kapulisan sapagkat sa iba't ibang lugar ay okay, yung Pasig Police nga, subukan mo nga 392-9345. Oo, 392-9345. Kung pwede natin kamong ma-interview yung hepe ng Pasig Police.
tungkol doon sa reklamo na nakarating sa atin, ano? At gusto lang natin na wala. Nako. Talagang ano no, hindi tayo swerte yata ngayon. Okay. At yung okay, at sandali ah. Okay. Ayan. Habang hinahanap po natin yung nasabing yung telephone number ng ating kapulisan, ano? Tayo natin, ha? At okay. At hindi natin ma ano itong ano, no? At dapat eh ma ano natin yung nasabing etong okay ang 8370022 at yung PIO ng NCR kung pwede nating ma-interview 8370022 no may gusto natin na yung PIO ng NCR no kung pwede nating magpa-follow up lang tayo eh tungkol doon sa ano hindi anuhin mo muna at minsan ayaw nila nung direkta eh sabihin mo lang kung pwede natin ma-interview sila tungkol doon sa paghahanda ng ating kapulisan sa pagdating ng Santo Papa. No? At tuloy may papalo upin tayo yun ang, yung nangyaring ano dito sa may Tagiig habitat. No? Walang sumasagot? Walang sumasagot din? Mukhang hindi tayo swertehin. No? Okay, at wala. Okay. Okay. Tuloy-tuloy po tayo, no? At wala halos sa lahat ng mga tinatawagan po natin na mga tanggapan ng ating kapulisan ay halos sa walang sumasagot. Kung hindi man sasagot ay ayaw naman pa. Kung mayroon man sasagot ayaw naman magpa-interview ng ating kapulisan ano? At wala. Okay, tawagan uli natin yung Pasig Police ano? 641-04-36. Subukan mo. At para nang sa ganun eh kung pwede natin ma-interview yung jefe ng ating kapulisan diyan sa Pasig, ano? At nagre-ring? Okay. At yan ang ano natin, ano? Wala rin. Pero nagre-ring naman. Okay. Yan, hindi tayo makaswerte, no? Pero di bale at yan eh wala na rin naman tayong oras. Ito nga kay Kernela Samala eh. Subukan mo nga tawagan yung kapain mo nga yung number ni Colonel Samala. At yan po yung itong tok na lang ng Pasig, tong tok 477 477 79
5-3. Tok ng Pasig, ah. Kung pwede natin kamo ma-interview yung tigapagsalita ng Pasig Police, no? Si Captain De Leon, no? Oo. At pa... Oh, si Captain De Leon kamo. At okay. At yan, paki ano na lang kamo kung pwede natin ma-interview by phone. Tungkol sa fishing order. At may isa pa rin tayong gustong maiparating sa kanya. Nang ano, yung ating tigapagsalita ng ating PNP. Oo. At sabihin mo ay tungkol lamang doon sa peace in order, no? At lahat eh ganyan eh, no? At para tuloy-tuloy na, no? At yung nasabing ating ginagawa ay makarating sa kanila, no? At yan ang ano natin, ano? Si ano, tinatawag na ba si Captain De Leon? At yun ang ano, no? Yun ang gusto nating matawagan, ano, at makapanayam si Captain De Leon ay para maimbestigahan yung nasabing ano na yan. At iyaan po yung ano, no? At dito ay makikita po natin na ang ating mga kapulisan ay gusto natin na malaman yung kanilang paghahanda, ano, sa pagdating ng Santo Papa. At kung may deployment din ang ating kapulisan diyan sa Pasig, ano? At ito ay si Captain De Leon yan? Sino? Ha? Sa talk? Okay. Hello, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Hello, hello. Magandang hapon po. Okay. At si Ed Rosales po ito, no, sir, sa Wow Action Balita. Hingi lang sana ako ng update kung mayroon po tayong deployment din sa Pasig tungkol sa pagdating. Meron po. Ah, okay. 278 personnel po ang dineploy namin. Okay, sa iba't ibang lugar po yan. Hello, sir. Hello, sir. Hello, hello, hello. Okay, at maliwanag po ako dyan sa inyo. Maliwanag na po. Maliwanag. Okay, at sir, gaano po karami ang ating idineploy po sa ating kapulisan dyan sa Pasig? Dito po sa Pasig, 70% po ng personnel namin dineploy. Okay, saan? 278 po lahat yan. Okay, dito po yan sa dadaanan ng Santo Papa natin. Apo, doon po sila sa... Rojas Boulevard? Postal Mall. Okay. Postal Mall, apo. Yes, sa Rojas Boulevard po. Apo. Okay. At bukod doon sa mga i-deploy nyo, sir, ay yan po ba mismong galing lang po ng Pasig yan? Apo, hindi puro po... Pasig personnel po yan. Ah, okay. At... yung ating mga kapulisan din dyan sa Pasig, may mga naiwan naman po? Meron po. More than 100 na lang po naiwan dito sa buong Pasig po. Oo, para mag-maintain ng peace and order. Opo. Oo. At bukod doon, sir, sa mga pagdideploy po ninyo, ito po bang mga idineploy po natin na ating mga kapulisan? No? Ay, doon na rin po yan matutulog o papalit-palit po sila 8 oras?
May direktiba po si Regional Director na 24 hours po kami nag-duty ngayon. Opo. Ay, paano po yung pagpaligo o yung pangangailangan ng isang lalaki? Mga shower room naman po dito sa ano, headquarters namin. Ha? Meron din po. Meron po, may mga shower po dito. Kasi may... Nagdadala na lang ng mga pagpapalit ang damit. Oo, kawawa naman ang ating kapulisan kasi may mga na-interview ko, halos hindi nila alam yung kanilang gagawin, pagpaligo at saka yung pangangailangan ng masamang tiyan na dumarating, ano? Kapo. Ay, yung dapat may mga portalin tayo na ka-deploy, ano, sir? Portalit po sa... Oo, para naman, kawawa naman yung ating mga kapulisan. Paano kaya yon? Kung saan sila abutin na lang? Ano, sir? Hello, oo, sir? Po. Dapat po, may mga portalit po talaga. Oo. Kasi napakarami pong pulis na nakadeploy sa... Oo, kagaya ng dito sa Rojas Boulevard, ay napakarami po, pag nagsabay-sabay po sila, ay ilan lang po yung nasabing comfort room dito sa Cuneta Astrodome. Opo, tama. Ay hindi po nila ma-accommodate yun na lahat ng ating kapulisan, ilan libo po yung naka-deploy po rito. Tama po, tama po. Sabi nga po nung iba eh, halos hindi na po sila makaligo eh. No? At tama po. Oo, ay siyempre, ay dahil talagang yan ang sinumpaang tungkulin nila, mm-hmm. Kaya lang nakakaawa din ang ating kapulisan dahil unang-una, hindi na makaligo. Pangalawa, hindi makapag-CR. No? Kailangan po yun ng ating katawan. No? Opo, sana po, bigyan din nila ng pansin. Yes, oo. Kaya nga po natin kinakalampag ang ating mga butihing mayor na sana suportahan po nila sapagkat dito dadaan yan sa Pasay eh. No? Apo, apo. At hindi lamang isang lugar. Nakikita ko kasi bago ako nagpo-programa, iniikot ko yung lahat ng ating mga kapulisan nakakaawa kung saan-saan may higa, no? Para lamang makapagbantay doon sa seguridad ng ating Santo Papa. Paano naman yung kalusugan din ng ating kapulisan? Diba? Tama po yun. Oo, kaawa-awa. Bilang isang media na may mga nakukuha akong impormasyon, yun ang unang-unang pangangailangan nila, yung paligo. Eh, siyempre, mayroon ba naman pulis na marungis? Diba? Eh, magbabantay ka sa Santo Papa tapos ang dumi-dumi mo, baka mapagkamalang kang mga... Oo, dapat presentable. No? Snappy. Eh, baka mamaya pagdaan ng Santo Papa, naku, mga may lahat yung pulis. No? Oh, di ba? Nakakahiya tayo buong mundo. No? Oo, sana ayan ang panawagan natin. Kaya minsan, pakibulong mo naman kay Hepe, sir, kamo, nakakuha ng impormasyon yung ating media, ay ang panawagan po niya, mabigyan naman ng portalin yung ating kapulisan na galing dyan sa Pasig, no? Apa. Okay. At, sir, sino nga po pala kayo, sir? SPO1 Silva po. Okay. SPO1 Silva, pakiparating na lang kay COP. Sige po, ipaparating po. At kaawa-awa naman yung ating mga i-deploy na ilang personal yan, no? Para magbantay sa ating Santo Papa. Pero, siyempre naman, dapat masigla yung mga magbabantay. Eh, paano? Eh, manghihina po yan. Diba? Oo. Maraming salamat, Silva, ha? Maraming salamat rin po. Oo. Sana makarating po at yung aking panawagan kay COP. Yes po. Oo, kasi katabi lang naman ninyo yung portalit dyan eh. Makapaglagay kayo ng isa doon sa Rojas Boulevard at kung saan-saan ay doon sa mga sulok-sulok, may tatakbuhan naman sila. Kahit bumbero man lang, makapaligo man lang yung mga tao. Diba? Apo, tama. Oo. Maraming salamat, Diselba, ha? Thank you rin po. Okay, mabuhay ka. Okay, yan po yung ating Police Pasig, ano? Yan, sa talk. Mabuti pa yun, sumagot. No?
kaawa-awa at talaga naman pong wala na po tayong oras, no? Maraming maraming salamat po sa ating station manager, kay Ma'am Penny Codemos, kay Sir Rizal, kay Riza, kay Ami, kay Alin, sa lahat po ng staff ng kakampi, no? Maraming maraming salamat. At syempre doon kay De Silva, sa lahat po ng interview po natin kay Captain Panganiban ng Barbosa, no? Maraming maraming salamat po. At doon naman po sa hindi nagpa-unlock, salamat din po sa inyong mga tigapagsalita na ayaw po magsalita, no? Sa susunod na Martes at Merkules, abangan nyo po, yan po ang tatalakayin po natin, yung tigapagsalita na ayaw magsalita, no? Maganda nga po sa inyo. Bye-bye! Pansin sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sariwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadakuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang dinawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tahunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan.